Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon. Wala siya sinasanto. Mga bakit sino? Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang mabubugulan. Komentaryo patatotohanan, ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personal. Tamaan, mabubukula. Komentaryong makatotohanan, ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And Your Honor, please. Good evening. And welcome now to our program, of course, Your Honor, please. Magsisimula po ito ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Every night, Monday to Friday. Ako po si Ben Paimon, inviting you now to join us as we discuss several issues today and tonight. Ano po, lalong-lalo na po itong may kaugnayan sa pagbabakuna. Di pa rin po, ilan pa lamang ho ang nababakunahan sa ating mga mamamayan. Simula po nung, hindi ko alam kung kailan po nagsimula magbakuna. Pero as of today po, 4.3 million Filipinos have already been
vaccinated. Pero ito po ay wala pang 1% ang nakadalawang doses na. Ang ibig sabihin po, minsan pa lamang naturukan yung 4.3 million Filipinos. Kinakailangan idaan pa ho sa pangalawa. Wow, talaga naman. And already, sinasabi na ho ng ating vaccine czar na si Mr. Carlito Valdez, parang nangangako na po na tatapusin po nila ang herd immunity para sa NCR, National Capital Region, nitong November 27. And there is even a date. Really talaga. Believe talaga ako, ang lakas talaga ng loob. Pero kung susumahin po ninyo ang kanilang sinasabi ho, maaaring maabot eh. Maaaring naman po talaga maabot kung talagang masusunod yung sinasabi po nilang 100,000 turok every day. Kaya po kaya? E ngayon pa lamang ho, 1,000 lang eh. sa ibang areas, but 100,000 a day. Pero ito po ay sa buong Pilipinas yun. 100,000 turoks every day. Kung susumahin natin ito, until November 27, we have six months. So, 6 months until November 27. So, kung 100,000 turoks doses every day, ipagpalagay na po natin there are 30 days in 1 month. So, 30 days po yun times 6. 6 na buwan. Ang kalabasan po niyan, 3 million times 6, 18 million. 18 million doses. Para makompleto po ang doses, kailangan no, 2 beses. Iturok po, ha? 2 beses. So, 18 million divided by 2, that means we get 9 million Filipinos vaccinated twice. Ayan. O, di ba? Mabilis po ba magkwenta si Tata Ben? Inanta ko na yun bago tayo mag-on the air. Pero alam ninyo mga kabayan, 18 million doses a day, mukhang madali ho eh. Yung 100,000, magkailan lang na talaga. Napakadali naman po magturok. Wala pang 1 minuto po nung tinurukan ako. Sa madalit sabit, yung 100,000, kung tutuusin, madali lamang ko yun. Ang problema po natin, meron kaya tayong sapat na bakuna para gamitin o dito? Meron kayang kompletong bakuna para maabot po natin yung herd immunity. I think if we are like the United States where we produce the vaccine, pwede po natin sabihin ito. Pero kung tayo po ay umaasa lamang sa iba, eh huwag na po tayo mangako. Baka mapapaho ito eh. Kasi we do not hold yung vaccine eh. Wala pa po sa kamay ho natin ang bakuna po eh. We may have an agreement with them. We may have already paid the vaccines binili ho natin sa pharmaceutical. Pero there are other considerations kung bakit hindi po makarating sa atin ang bakuna. Eh, dapat po isaalang-alang. Kanya ho, sa akin po, caution lamang po sa government officials natin, lalo na kay Mr. Carlito Valdez. I think wag po sanang magiging kampante masyado sa pagsasalita. Katulad po ng November 27, we will reach the herd immunity as if he owns the vaccine already. As if it is already in his hands, ang bakuna. Eh, ang pinag-uusapan nga ho dito, mixing of the vaccine po eh. Anong ibig sabihin po ng mixing, vaccine mixing? Halo-halo. Oh, hindi po
hindi po magkakasya ang bakuna na sinusupply ng Sinovac, halimbawa. O nagkulang po ang bakunang AstraZeneca. O hindi po sumapat ang bilang ng mga bakuna galing po sa Amerika like Pfizer or Moderna. And then, hindi naman po kalakihan ang bilang ng Sputnik or Gamaleya galing po sa Russia. Sa madalit sabi po, magkukulang talaga. Magkukulang po ito eh. Then, eto na nga po, dalawa, wala naman pong isang ano eh, wala naman pong isang dose lamang po sa mga bakunang nandito po sa atin. Otherwise, mas madali pong magkwenta ho. Pero, ganun po man ho, titignan ho natin. Ah, paano ito? Kung alimbawa ang Sinovac ay hanggang 8 million lamang doses, ibig sabihin 4 million Filipinos lamang po makakatanggap ng dalawang doses. Matatapos, ang Pfizer, ipagpalagay na ho natin, 40 million. Ayan na, 40 million na po ha. 40 million, yan ang pinakamalaki siguro. So, 20 million Filipinos. Ipagpalagay ho natin, may AstraZeneca. Sandali lang ha. 4 million, okay? Sa Sinovac, 20 million sa Pfizer, sa AstraZeneca. Another siguro, 5 million. Oh? And then, ano pa ba yung Moderna? 5 million. Okay? And then, 3 million po ang Sputnik 5. Okay? Eh, bibilangin na natin yan. 24, 9, 29, 34, 37 million Filipinos will have been vaccinated. Double doses already. Kailan ho ito mararating? Yan, hindi ko po alam sapagkat hindi po natin hawak ang dose, ang supply ng bakuna. So, kahit dito lamang po, mga kabayan, may pagkukulang na ho. Hindi po natin maabot ang herd immunity by the end of this year. Hindi katulad po ng sinasabi po ng ating pamahalaan that by this year, hindi lamang po NCR ang naabot natin ang herd immunity, kung hindi buong bansa. Hopefully naman ho, hopefully, pero against all odds po ito eh. Kanya sa akin lamang ho, sana iwasan muna ng ating pamahalaan ang magsasabi po ng ganito sapagkat you are giving false hopes to the Filipino people. Mali eh. Parang si Pangulong Duterte ho, nung iboboto pa lamang ho natin siya, ako po'y mag-jet-ski papuntang Panatag, Seoul, ititirik ko ang bandila para ipagtanggol ang ating soberenidad laban sa mga Chekwa. Palakpakan naman ho natin. Di ba? In other words, here is a leader na talagang magdadala ho sa atin sa sa tagumpay. Katulad din po itong vaccinate ho, mga kabayan. Kung mababakunahan po ang lahat ng mga Pilipino before the year ends, wow, walang ginhawa po yan. Back to normal ho tayo. Back to economy. Back to paghahan ng buhay. Matutuwa. Masaya po ang mga Pilipino. Pero kung paano kung hindi masusunod ito? Paano ho? Nakatunga nga po tayo, di ba? Lalong-lalo na kung wala nang darating na bakuna, what happens to the Filipino people when there is no more vaccine? Ito po yung pinag-uusapan ho ngayon ng Department of Health and their cohorts. Hindi ko alam kung sino-sino po ang mga ito, pero kanya-kanya ho sila ng mga pananaw. Ang sinasabi po nila, paano kung hindi magkaasya po ang Sinovac? Ang matuturukan lamang po eh sa first okay na ubos po ang supply ng Sinovac at 8 million. Nakaturok na ho tayo ng 8 million. Kailangan pa po ng 8 million doses of the Sinovac. Anong gagawin natin? Wala nang dumarating. Pwede po ba iturok ang Pfizer?
Yan ho ang pinag-aaralan nun nila. Ganon din po ang AstraZeneca. Kung sumobra ang Sinovac, kinapos ang AstraZeneca, pwede po ba ipalit ang Sinovac? Ito, pinag-aaralan ho daw ng mga eksperto ho natin, ho, mga kapitbahay. No? Hindi ko malaman kung paano nila gagawin ito. Ang akin lamang ho dito, bakit ganito ang usapan ho sa ngayon? Mixing of the vaccine. Mas matagal pong pag-aralan ho ito kaysa yung gumawa na po kayo ng bakuna. Sapagkat, pag-aaralan pa ninyo yung iba't ibang uri ng mga bakuna na imimix ho ninyo. Saan, ano po ba talaga elemento ng mga ito? Hindi nga natin alam kung anong elemento ng mga iyan eh. Anong pinaglalagay ng mga pharmaceuticals para maging bakuna? Pag-aaralan po ninyo, gaano katagal ninyong pag-aaralan yan? Eh bakit hindi na lang kayo gumawa kasi ng bakuna at wag na tayong umaasa sa imported karne, imported sardinas, imported na bigas, imported na bakuna. Nakakahiya po ang Pilipinas o dito. In Israel, they never thought of mixing vaccines po. As in other countries, wala hong nag-iisip na i-mix ang mga bakuna na dumarating po sa kanila. Dito lamang po sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito mag-isip ang ating mga opisyalis ng gobyerno, sampo ng kanilang mga medical experts daw. Oh, tignan mo ninyo mga kabayan. Tignan ninyo. Mas madali bang aralin yung pag-mix ng mga bakuna? Halimbawa, kinapos ang Sinovac, pwede bang ilagay, iturok na yung Pfizer? Paano kung AstraZeneca ang kinapos? Pwede po bang Sinovac ang kasunod? Paano kung Gamaleya ang naiturok na? Naubusan na po yan. Pwede po bang Moderna, Johnson & Johnson? So, ang dami-daming bakunang pag-aaralan po ng mga eksperto daw natin. Magagaling na mga scientifico natin. Eh, bakit hindi na lang kayo nag-aral muna ng paggawa ng bakuna? Baka mas madali pa nga ho ang pag-aaral ng bakuna. Katulad po ng Fabunan. Oh, anong ginawa po niyo sa Fabunan? Hindi siya po irahunin niyo. Napunta sa Indonesia, pinakikinabangan ng Indonesia. Ayot naman po itong mga eksperto ho natin. Hindi po ba dapat ito ang ginagawa ho ng Department of Science and Technology, Department of Health, UP? Eh meron naman po sila mga nag-aaral sa science ho. Bakit hindi po nag-aaral paggawa ng gamot? Bakit hindi na po ba tayo magkakasakit? Pero ano bang nangyayari kasi sa atin? No? Meron po tayong exclusive school sa pagtatanim po ng palay. Tayo ang nagturo sa mga taga-Asya ho para makapagtanim sila ng palay ho nila. Makapag-ani ng mas marami kaysa dati. Anong nangyari po? Naungusan po tayo. Tayo ang bumibili ng kanilang ani. Kahihiya talaga ang Pilipinas ho dito. Tapos ho. Ang polisiya ng ating gobyerno through the Department of Agriculture, Mr. William Dar, you better listen carefully. Wala ka nang ginawa kundi mag-importa ng mag-importa. Hayop talaga ho, mga kababayan. Wala na pong naisip ang ating Department of Agriculture kundi mag-importa ng mga produkto para sa Pilipino. O yan ang ginagawa, may magsasakaho tayo. Napakagaling gumawa po sa sakahan ho yan. Tulungan mo lamang. Makakapag-produce ng maraming bigas. Pero bakit ho hindi sila natutulungan? Eh mas gusto po ng Department of Agriculture, kausap po nila, maiikli ang pangalan sapagkat mas malaki ang kita ho nila. This is the problem of our country today, mga kaibigan, mga kababayan.
we rely so much on the harvest of other people, other countries. Vaccine, bakuna po. Bigas, sardinas po, asin, lahat po ng kailangan ho natin, iniimporta na ho natin. Hindi po ba nakakahiya sa Department of Agriculture na lahat ng gamit ho natin, imported na. O baka naman ho, ikinatutuwa ho natin sapagkat, wow, mga pagkain po ng mga Pilipino, imported. Pati paglalaba ho nila, imported na rin. Gagamitin sa paglalaba, imported na rin. Pagsahog sa pagkain, imported. Lahat ng kailangan ho ng Pinoy, imported. Wow. Ibang yumayaman. As if marami po tayong pera. Diyos ko po, mga kabayan. Good morning, good evening muna sa ating mga taga-subaybay. Nancy Celeste of Bispo. Hello, Idol Serben Paipon. Good evening po. Magandang gabi din po, Nancy. Ganon din kay pareng Ricky Tisoy, pre. Buti mag-aral ng new newscaster. Magandang programa yan. Oh, meron akong gagawing YouTube video, ha? Para sa, gusto maging announcer, meron na. Nandyan na sa YouTube channel ho natin yan. Okay? Ang susunod po natin gagawin, paano isulat yung balita. Okay? Oh, at saka, ano ba talaga ang magiging announcer? Ano ba pagkataon nito? Hmm? Malalaman po ninyo yan. Meron kasi mga magagaling na mga announcer na biglang yaman. Hmm? Meron din pong mga announcer na simula't-simula pa, hindi na nagbago ang kanilang pamumuhay. Hindi marunong kumita ng pera. Meron naman pong on the level lamang po, on the level. Yan lang naman, tama po, tama lamang po yun. Huwag masyadong yayaman, huwag naman po mahirap. Kailangan lamang po yung on the level ang trabaho po natin. So, sa next video po natin will involve news writing. Meron pong mga pamamaraan po paano madaling magsulat kahit hindi po kayo nag-aaral sa kolehiyo. Okay? Meron pong pamamaraan na madaling matutunan ho yan. Okay? Subaybayan lamang po ninyo ang mga YouTube channel natin, Ben Paipon. Mapapanood po ninyo mga gagawin po natin video. Sa mga nasa industriya ng trucking, oh, meron po akong ginawang YouTube para sa inyo. Marami, nagre-reklamo po kasi sila. Itong mga shipping lines po natin dyan sa Duana, ACTSI, ito yung mga port operators. Kung maningil po ng mga charges, wala nang pakundangan po eh. Katakot-takot na laki-laki ng kanilang mga charges na hindi na po makayanan po ng mga nasa trucking industry. And it looks like there is nothing that the government can do laban dito sa mga charges na ini-impose ng shipping lines. Even ACTSI, dito ang mga Filipino yan eh. ACTSI, ATI, mga Filipino-owned corporations. Pero yung shipping lines po, mga kababayan, ito po yung mga banyaga. They do not even pay taxes. Pero unregulated do ang mga charges na ipinapataw nila sa kanilang negosyo. Tama po ba ito dito sa Pilipinas? Oh. Yan ang katanungan ng mga bumubuo ng Confederation of Trucking Industries dito sa Pilipinas. Confederation of Truckers Association of the Philippines. Ayan ho. Pangunguna po ni Madam Mary Zapata. Sana ho, mapanood po ng mga kabayan ho natin na nasa trucking industry. And make comments there sapagkat may kasunod pa ang ating video tungkol sa trucking industry. Jamai Memar. Good evening, Sir Ben. I'm watching po. Ayan, thank you very much, Jumar. Ganon din po kay Ma'am Angelica Paz. Good evening po at more power sa inyo at buong BSCC family. Sir Ben Paipon, your honor, please. And Ma'am Lynn, God bless and keep safe always. Ganon din po
sa inyo sana, Ma'am Angelica. Romuel Alarcon, Mercedes Ong, and two others are watching with you. Romuel, kumusta na, partner? Diba, sasali ka na dito sa BSCC, sports program ang hahawakan mo. Romuel Alarcon, good evening. Ganun din po kay Ma'am Mercy Ong. Kuya, nakikonnect ako sa internet ng apo ko. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po kayo ni Madam. Alright, thank you very much, Ma'am Mercy Ong. Mel Rodelio Militante is watching. Padre, maaga ka ngayon. Good evening, Mel. Ricky Tisoy, kung may tao, tuturukan, pre. Tuturukan. Ayosan. Francis Chavez Versosa is watching. Good evening, Mr. Versosa. Jay Castillejo Escandarao. Good evening, Uncle. Good evening. Delia Tenorio Balmores. Hello, sir. Good evening. Watching from Dublin, Ireland. Ay, ito yung kaibigan ni Nestor Cagitla. Hi to Nestor Cagitla. Padre, ha? Kababanggit ko lamang pangalan mo. Nestor Cagitla, as well as a promise is a debt one should not forget. Hoy, may utang ba si Nestor sa iyo? Ha? Del? Binibiro ko lamang si Nestor. Okay, ha? As well as a promise is a debt one should not forget. Di ko alam kung anong ibig sabihin nito. Mercy Ong, nakikonnect lang po ako sa internet ng apo ko. Okay, you can do anything naman talaga. Under these circumstances, everybody is trying to get hold of a little amount of money para sa kanilang sariling gastusin. Okay? Ayos. Willie Espiritu, magandang gabi, partner. Nakapag-send naman si parang Tony ng kanyang signature. Ha? Huh? Please let me know para makakonnect tayo sa kagad sa kanya. Otherwise, I know, he is monitoring right now. Naalala ko lamang yung ID natin kasi. Oh, baka hindi pa natapos dahil wala pang, hindi pa kumpleto ang signatories. Okay? Pare, please tell Mao to let us know kung nakapag-send na si parang Tony ng kanyang signature. Delia Tenorio Balmores, it's a lot of money, tatamin. Really? Sino may utang sa'yo? Ha? Sino may utang sa'yo, Del? Ha? Let me know. Los Unidos Juventus is watching. Malaking pera daw, sabi ni Del. Oh, my goodness. I hope you are not, hindi ka na i-scam, ha? Del? I hope you are not scammed. Sabi ni Los Unidos Juventus, hi! Okay, thank you very much and good evening. Nako, talagang nagpupumiglas ang bata. Los Unidos Juventus. Good evening, ha? Alright, okay. Merci on, Kuya Ben. Pagkatapos po ng election, wala na yung bakuna. Yan, kasi po, nag-iipon lang sila ng pondo. 1 year pa naman yung election, Ma'am Mercy. I hope matakasan na po natin ang COVID na ito. At by the beginning of 2022, wala na sana ang COVID. Pero tama ka eh. Marami po itong, marami na pong mga pondo na sinasabi ng ating pamahalaan para sa mga mahihirap. Pero ang totoo niyan, wala naman pong, hindi naman po buo na pinamamahagi ng ating gobyerno sa mga mahihirap natin mga kababayan. Ang kapirahan na yan, as a matter of fact, umaabot na po sa 10 trilyon, mahigit 10 trilyon ang nautang ho natin pagtugon lamang po dito sa pandemic. Pero, tingnan ho ninyo, wala pa tayong mga bakuna. Sinasabi ho nila, ang dami na ho natin, bilyon na po ang nagagastos natin sa bakuna. Saan nandun yung bakuna? Alang yan talaga ho. Eve M. Ramos, good evening Sir Ben Paipon, your honor please, and Miss Universe. Good evening, Eve
Hope you're all doing fine. There. Chincha Buste. Good evening po, Sir Ben. Share done po. Ay, thank you very much. Maraming salamat. That is the best news tonight. Chincha Buste. Share done. Thank you very much. Mariclado is watching. Good evening. Napaka-simple naman kung sagutin niyang tanong niyo, Kabin. Kaya nila sinabi yan dahil ang plano nila o gusto nila ihinto. Stop na ang ibang brand ng vaccine at puro Sinovac na lang. Oh my goodness! Mas madumi kang mag-isip kaysa sa akin, partner. Alam niya talaga. Kung mag-isip nga naman talaga ang tao, ano, I really cannot understand. Bakit po Sinovac ang pinipilit na paubos ng ating pamahalaan? Samantalang, the hesitancy is too much ho sa mga Pilipino. Not probably because Sinovac is only 50.4%. Di ba? Ang kinatatakutan ho ng mga mamamayang Pilipino, mahaluan po ng peke ang pinadalang Sinovac po dito sa atin. Dahil the Chinese are well known of fake commodities. Pasensya na ho sa mga Chekwa. Pasensya na po sa mga Incheko. Mga kababayan, I know there are good Chinese in the Philippines, Filipino Chinese, and probably they are even more nationalistic and patriotic than us. Okay? Pero generally ho, ito mga Incheck, nagagawa ho ng mga peke. Diba, kalaban ho nila mga Amerikano, mga Europeo, yung brand ng mga Americans, Europeans, kinokopya ng China. Ha? At yan po ang pinagbibili sa buong mundo. Kaya po sila yumayaman eh. Nadadali ho nila sa mga peke-peke at paggagaya-gaya. Diyan po tayo eh. Natatakot ho eh. Kasi itong bakuna po, itinuturo ko eh. Tata, nasa loob ng ating katawan, wala ka nang magagawa pagka naturugan ko nito eh. So the hesitancy is there. Masyadong mataas po ang porsyento. Magtanong ho kayo sa mga Pilipino, punta ho kayo dyan sa ano? Doon sa mga bakunahan center mismo, the site where the vaccination is being conducted ho. Magtanong-tanong ho kayo yung mga nandun. Hindi tama ho yung survey ng DSWD o kaya DOH, na maraming Pilipino na po ang gusto ng Sinovac. Hindi po totoo yan. Eh, nakita ko ngayong listahan na nagpabakuna na, yung kasabay ko po eh. Puro AstraZeneca ang nakalagay po eh. Ilan lamang po siguro yung Sinovac na available. Well, yan ang nagpabakuna po eh. Kasi ang bakuna na available lamang po sa site, for Sinovac and the AstraZeneca. My doctor, yung doctor na nag-interview sa akin, binilugan po niya yung AstraZeneca, dito ka. Sir, Mr. Paipon, dito ka. AstraZeneca, sir. Oh! 73 ka na eh. I didn't know what it meant, no? Pero sa tingin ko, mga kababayan, he was really after my good health. Bakit AstraZeneca ang kanyang binilugan? Okay? Because it was available. Siguro ko, kung hindi available, makipagsapalaran ka na. But that is not what is in the mind of the Filipinos today, ho, mga kaibigan, makipagsapalaran. Paano ko yung 2% mapunta sa akin? 2% na peke? O, paano kung sa akin mapunta yung 2%? O isa sa mga napapalob sa 2%? Ay malaking bagay yan. Parang dengbak siya po. Tignan nyo yung dengbak siya ho. Hindi po sinasabi sa atin na meron palang problema itong dengbak siya. Meron pong pag-aaral na ginawa ho ng mga pharmaceutical mismo ng dengbak siya. Hindi sinasabi na hindi po pwedeng iturok sa mga
yung pangalan nito yung hindi pa nababakunahan. So, kita ho ninyo ang naging result, mga kaibigan, mga kababayan ko po. That's another part of it. There is the hesitancy sa pagpapabakuna na ho. Pero generally, hindi na, siguro yung DengVax issue, natabunan na po ng mga peke-peke. Eh, paano inumpisahan kasi ng Pangulong Duterte? Tingnan nun ninyo, Sinopharm, Sinovac, smuggled, na hindi na po naimbestigahan. Paano ka magtitiwala ho? Sa produkto ng mga Inchico, mga kaibigan, ini-smuggle dito, kinatanggap po ng Pangulong Rodrigo Duterte, itinuturok sa kanyang mga security guard. Oh, Jesus Christ. If there is anybody to be blamed dito sa hesitancy of Filipinos na magpabakuna, it's the government. Problema po ng gobyerno natin ito eh. Pinapayagan po ang mga peke. Pinapayagan po ang mga palusot. The Chinese are good in that. And they continue to bring in fake products, smuggled products in the country. Nakontsaba ho nila ang Department of Agriculture ho. Huwag ninyong sabihin, hindi kayong kakontsaba dyan. Sa Bureau of Customs, so, meron kayong mga tao dyan na nagmamanman yung mga pinararating ng China. Agricultural products from China, ho, mga kaibigan. Hindi po nila tinitignan. Basta China products. Okay, sige. May go signal na po yan. Meron na pong prorata, meron na pong amount na tatanggapin ng bawat empleyado ng Department of Agriculture na naka-assign dyan sa Bureau of Customs. That is why, ho, mga kaibigan, makikita ho ninyo. Meron po na madidinig ko, ay, nahuli po yung isang container ng agri products galing po sa China. Isang container van lang po yun. Pero ang pinalusot nila, 99. Tingnan ho ninyo yan. 99 container vans as against one. Sacrificial lamb, kumbaga, yung isang container para bumango ang pangalan ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Los Unidos Aventeros, napakasimple naman ito. Tanong nyo, Kabin, kaya nila sinabi yan dahil ang plano nila o gusto nila ihinto. Stop na ang ibang brand ng vaccine at puro Sinovac na lang. Kaya kahit na nabakunahan ka na ng Pfizer, ang kasunod na bakuna mo ay Sinovac na lang. Mas malaki ang kita nila. Oh my goodness! Ito pala yung karugtong ng Seymour ni Mr. Venteos. Nabakunahan ka na ng Pfizer, ang kasunod na bakuna mo ay Sinovac na lang. Mas malaki ang kita nila. At ikaw naman, bahala ka na sa buhay mo. Manigas ka. Ito mahirap po dito, mga kaibigan. Ha? Sasabihin po ng eksperto ng ating pamahalaan, alam na namin, wala pong problema, ipaghahalo-haloin natin ang mga bakuna. Ito pinakamatindi sa lahat, mga babayan. Yan sinasabi ni Los Unidos Aventeros. Pagka naiturok na, second dose, Sinovac, from Pfizer, Pfizer ang first dose mo. Nawalan na raw po ng Pfizer. Sinovac na ang kasunod. Ako. Sasabihin po ng mga eksperto daw natin, walang problema yan. Magkasing effective yan. Pareho ng pagkagawa niyan. Bahala ka sa buhay mo. Pagka nakatalikod na sila, bahala ka sa buhay mo. Anak ng pating talaga. Manigas ka. Yan ang wala talagang pagbabala sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit po ang pinag-aaralan dito ng mga eksperto daw natin bakit yung paghahalo-haloin po ninyo? Bakit hindi na lang kayo gumawa ng halo-halo? Mainit-init pa ng panahon, di ba? Bakit yung paghahalo-haloin yung mga bakuna? Iba't ibang gawa ho yan eh. Hindi naman po pare-pareho, lalong-lalo na yung produkto ng Inchik.
Ikumpara mo sa gawa ng mga Amerikano, eh napakalayo ho yan. Kaya nga ho, yung hesitancy ho, eh mas matindi ho dito pagdating sa mga bakuna na galing po sa China. Tingnan ho ninyo, Pfizer, nagkakandara pa ang taong bayan, nag-uunahan. Kaya, anong sabi ho ng pamahalan na natin? Tigil na yung pagpamamahagi ng Pfizer. Ha? Wala ng social distancing. Bigyan ninyo ng Sinovac. Patay kang bata ka. Oh, Los Unidos, ano? Ha? Siguro, gawa rin po ng gobyerno yun. Ha? Inaya, sige na, punta kayo, Pfizer. Oh, hindi kayat yung taong bayan. Sige na, lumabas na kayo sa lungga ninyo. Wag na ninyo intindihan ng social distancing. Ginawa po nilang paraan yun para ipatigil ang pagbabakuna ng Pfizer. Magamit po ang Sinovac. Ayos ba yan, Padre? Alang yung buhay na ito talaga. Ay, nako talaga. Anyway, ho. Marie Clado, good evening, Your Honor, please. Keep safe always. Wendy Rebolido Jimenez. Good evening po. Wendy, good evening. A blessed Tuesday po, Tato Ben and Miss Universe. More power to Your Honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Lillian Gabriel. Delia Tenorio Balmores about promise sa bakuna na napapako, Sir Ben. Oh, anong, ito, yan ang problema ho natin. Sabi nila, herd immunity ang NCR by November 27. How is that going to be possible? Ngayon pa lamang ho, mixing-mixing, vaccine-mixing ang pinag-uusapan. Hayop talaga ho. Lillian Gabriel here. Thank you very much, Lillian. Good evening. Compute nyo millions. Oo, kinumpute ko na nga eh. Melito Rodelio Militante, di naman po porke nabakunahan na ang isang tao, ay di pa din siya nakakasiguro, hindi na siya mahahawaan o mamamakahawa ng virus. Kailangan pa din sumunod sa health protocols kahit nabakunahan na. Pagsuot ng face mask, face shield, social distancing, sana kahit may bakuna na, sabayan pa din ng disiplina ng sambayan ng Pilipino. Ang galing mo pare sa pamamagitan ng pagsunod sa mga health protocols. Dahil sa palagay ko, pinakamabisang panlaban sa virus ay disiplina. Kasi napapansin ko po kung sino pa yung pasaway at di sumusunod sa mga health protocols, eh yun pa ang mga reklamador at palasisi sa ating gobyerno. Nagsalita na po si Bishop Mel. Maniwala ko kayo dyan, Bishop. Good evening, Padre. Marmay Sarjom. Good evening po, Kuya Ben. Good evening din. Magandang gabi po. Watching siya. Eden Pedralves is also watching. Usapang pang-police servant. Ano ba ang tamang proseso? Kapag may warrant, tinatawagan ba tayo ng police para ipaalam na may warrant ka at kailangan bayaran ang iyong piyansa para di ka na hulihin? Okay. Ito ha. Yung warrant, walang pasabi-sabi o yan. Korte ang nagbibigay ng kautusan na pahuhuli ang may warrant of arrest. Hindi na kinakailangan pang sabihan ka ng pulis na may warrant ka. Kasi kung pasasabi po sa iyo yan, baka ikaw ay magtago at mahirap ang kang hanapin. Ayan, tama ho yan ha? Okay. Warrant of arrest are not supposed to be sent in advance. Hindi. Nasa pulis lamang po yun or any agent of the law na pwedeng mag-serve ng warrant for the arrest of a suspect. Ngayon, ito ang problema. Kapag ka nahuli ka na, kalabuso talaga, dapat na sa pansamantala jail. Pero, dadalhin ka sa korte na nag-issue ng warrant. Okay? At doon, sasabihin po ng korte kung ikaw ay merong bail o wala.
Pero malalaman mo na sa pamamagitan ng krimen na nagawa mo kung bailable o hindi bailable. At sasabihin din po ng pulisyan, ano, kung walang bail, eh talagang kalabusan ka. But you'll still have to see the court. Kailangan dalhin ka pa rin sa korte sapagkat ipre-presenta ka ng pulis. Okay? So, ayan ang proseso niyan, Maymar, okay? Marmay. Marmay. Marmay, yan po ang proseso. Kung bailable ang kaso, sasabihin po ng korte kung magkaano ang bail mo. At kung meron ka ng pera, kung nandiyan ka na sa korte, pwede ka nang mag-bail. Okay? Hanapin mo na kung saan ka magbabayad ng iyong bail at makakalaya ka naman. Makakalaya ka naman. Maliban lamang, kung ang kaso mo, krimen na nagawa, ay non-bailable, katulad po ng mga droga, yung pushing, medyo wala nang bail yan eh. Okay? O kaya murder. Oh, robbery with murder, rape with murder, yan mga non-bailable. Pero yung sa mga lupa-lupa na lang, ay hindi, may bail yan. Ha? Punta kayo, wag ko kayo matakot sa warrant of arrest sapagkat yan naman po ay paraan para maayos ang kaso sa korte. Hindi po ang pulis ang mag-aayos sa inyo kung hindi ang korte. Okay? Namumubrema lang kami ngayon sa mga pulis kasi laging tinatawagan ang kuya namin, pinapaalala ang kanyang warrant at laging pinaalala ang tungkol sa pagpiyensa. Huwag ninyong intindihin, mga tarantado yung mga pulis na yan. Kasabwat nila ang nagsampa ng kaso sa inyo. Kasabwat nila yung mga forest rangers. Ito po ay pinaabot na namin sa kaalaman ng DENR. Huwag ko kayo mag-alala. Kung may warrant of arrest na sinasabi po nila, sabihin ninyo sa kanila, where is the warrant of arrest? Nasaan yung warrant? Hulihin na po ninyo kami. Dalhin ninyo kami sa korte kaagad. Baka pagpiyansa na ho kami. Huwag ninyo kaming takutin. Huwag ninyo kaming takutin. Ito yung mga forest rangers ho. Alam po ninyo mga kababayan, just a brief history of this case dyan sa Negros Oriental. Meron pong sinasaka ang isang tatay. Siya ang nagpundar po niyan. Siya ang gumawa. Siya ang naglinis. Since 1966, pinagkakakitaan na po ng ng pamilya. No? Hindi naman kumikita ng malaki sapagkat 6 na ektarya lamang po yan. Alam po naman ninyo, ang palayan pagka maliliit na ektarya lamang, o hindi, sapat-sapat lamang po para sa pamilya. But, nakakasapat ho para sa pagsustento ng kanilang pamilya. E may dumating na forest ranger. Nag-aral siguro pag forest ranger. May nagsumbong ba naman sa korte at idinimanda ho itong mga ano, itong namumusisyon sa sakahan po. Ha? Na nagkainin daw ho itong farmer na ito at inagaw po yung kanyang lupa. E samantalang sakahan ho yan. Agricultural land. Hayop talaga itong forest ranger. Nagdala pa po ng kasama niya mga forest rangers at tinakot po ang may-ari. Yan ay pananagutan nila sa batas ho yan, mga kababayan. Pananagutan nila, Marmay. Huwag kayong mag-alala. Hanapin ninyo yung pulis na nagsasabi po sa inyo. Nasaan po yung warrant of arrest? Pahuli ninyo yung anak, yung kapatid ninyo. Dadalhin sa korte yan. Hindi po pwedeng hindi dalhin sa korte yan. At doon mag-file ng bail. Magbayad doon ang kanyang bail. Okay? And then we ask for a hearing. A tuloy-tuloy na hearing para dito. Alam na po ng Department of Environment and Natural Resources yan. At alam na po ng Department of Agrarian Reform. So, sabihin ninyo sa pulis, meron na pong gumagalaw sa Maynila laban dito sa nag-file ng kaso sa aming pamilya. Yan ang sabihin ninyo sa kanila. Okay. Ganun ba ang proseso ng mga pulis, Sir Ben, kapag may warrant? Oo.
hindi po pwedeng ano, panakot ho yung warrant. Kung talagang may warrant of arrest sila, iserve na nila sa inyo. That is the purpose of the warrant of arrest, para hulihin po yung suspect. Korte po ang nag-uutos sa police na hulihin po yung suspect. Pero dadalhin po niya sa hukuman. Ang hukuman ang maghahatol. May bail ba yan o wala? O yan. Kung may bail, bibigyan po kayo ng pagkakato makapag-bail. Sir, sa police po kami nagbayad ng piyansa nung unang warrant. Bakit po kayo sa police? Wala ako sa police yan. Sa korte ho yan. Anak ng patig ho. Ano ba yan? Kinuha ng police ang pera ninyo? Nasaan yung papeles ninyo sa bail? Nasaan? E paano kung hulihin uli kayo? Ha? Huwag ko sa police ha. Hindi po sa police pag... Nasa korte ho yan eh. Ewan ko kung nagbago na ho ang patakaran. Ewan ko. Eden Pedro Alves is watching. Usapang pang-police survey. Ah, yan. Okay, sige. Marmay, huwag ko kayo matakot. Huwag po kayo matakot. Puntaan ninyo yung police. Hanapin ninyo kung saan nandiyan yung warrant of arrest. Bakit hindi po nyo sinreserve? Nandito naman po kami. Hindi kami nagtatago. Oh? May resibo po. Bakit resibo? Oh, anong klaseng resibo yun? Galing sa rekto? Diyos ko po, ano ba yan? Ito mga pulis ko minsan eh, papalibasa, mahihirap lang at taga-provincia. Eh, sinasabantala. Hindi nakapag-aaral ang mga yan. Diyos ko po naman, pagsasabantalahan po, abang mahihirap natin mga kababayan. Good evening, Mr. Ben Paipon, sabi ni Eden. Watching your program, Your Honor, please. Ingat ka lagi. God bless. I am doing that, Eden. Lilian Gabriel, puro puso. Delia Tenorio Balmores, Chinese are good imitators, isn't it? Napakagaling talaga. Ha? Talagang napakagaling manggaya. They can imitate yung Nike. Oh, yung Adidas, whatever. Basta't gawang Amerika, talaga nagagawa din po nila sa China. Oh, di ba? Anvil, Jovil Products. A blessed Tuesday po, Tata Ben and Miss Universe. More power to your other please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan. Anvil, Jovil Products. Oh, marami akong alam niyan. O yan, ano bang nangyari dito? Nawala. Ayan. Okay. Alright. Si Eve Ramos, good evening. Hindi po masisisi ang mga taga, ang mga tao kasi ang image ng mga Chinese ay copycat. Tama ho. Totoo po ito eh. Imitator. Pero sana huwag magpabaya ang DOH na busisihin ang Sinovac. Napaka-sensitive issue po yan. Baka matulad sa dengue siya. Alam po ba ninyo mga kabayan? I don't know really. Kasi ang FDA, parang napilitan lamang po ito magbigay ng EUA. I don't even know kung talagang there is now a formal registry of the product dito po sa FDA, dito po sa Pilipinas. Because, ang nadidinig ko po, hindi pa po kumpleto ang clinical trial ng Sinovac. Is this not true? Sana ho, masagot po ng ating mga kinaukulan ang bagay nito. FDA, bukas siguro baka nakikinig si Bree De La Cruz sa Radyo Pilipino. Kausapin nun natin ang FDA bukas tungkol dito. Because mukhang ang Sinovac po, hindi pa kompleto ang papeles nito sa atin. Mukhang ayaw po magbigay ng mga letters na hinihingi ng FDA. I would like to find this out ho, sa mga kinukulan po natin. Mukhang hindi pa kompleto ang papeles ng Sinovac. Pardon me kung
kompleto na ho. Pardon me kung kompleto na, but I heard this morning from a friend na hindi pa po kompleto ang papeles ng Sinovac. Kaya nagtataka po tayo. Question, bakit po ayaw ibigay ng mga ng Chinese government or pharmaceutical gumagawa ng Sinovac ang mga papeles nila kung meron dito sa FDA? Napakadali pong magbigay ng acceptance and official seal na itong Sinovac na ito okay na dito sa Pilipinas. Napakadali. Eh, ang lakas-lakas ng padrino ho ng Sinovac po eh. Di po ba? Pagulong Rodrigo Duterte ho, Sinovac protector po yan. Di ba? So, I am not sure now, mga kaibigan, because hindi ko pa nakakausap ang FDA, but I hope some of our media people or anybody, siguro kung may pagkakataon, medyo i-authenticate ito, itanong natin sa FDA ang bagay nito because it looks like Sinovac has not completed its papers dito sa ating FDA. Bakit ayaw ibigay ang mga papeles that would complete the clinical trials of Sinovac? Does this mean to say that Sinovac has been given the emergency use authorization even without clinical trial? Kung yan ho ang nangyayari dito sa atin, all the more na magiging wari ho tayo sa pagpapabakuna ng Sinovac. I'm sorry. I hope I'm wrong. Sana po, hindi sana ho, nagkamali ho talaga ako dito. Pero, just a reminder to one and everybody, kailangan ho matuntun ho natin ang katotohanan tungkol dito. And this is what I'm going to do tomorrow, sapagkat kanina ko lamang nalaman na tila, I'm not saying it's confirmed, no po. Pero tila, hindi pa kompleto ang papeles ng Sinovac dito po sa FDA. Okay? Parang ganun ang lumalabas sa balita na nakarating po sa akin. I'm sorry if this is not true. Forget the message kung hindi po totoo. Okay? And kung hindi po totoo, bukas po itutuwid po natin ang hindi totoo. But if this is correct, kung ito po ay totoo, ay Diyos ko po, dapat pagbayarin natin dito ang FDA. Bakit to? Binigyan ng kapahintulutan na hindi pa kumpleto ang papeles ng Sinovac. At bakit ipinipilit ang Sinovac na may problema pa po sa papeles? Eh yung ivermectin nga ho, hindi ko nang alam kung anong nangyari dito. Mga kaibigan, bigla na lang naglaho ito eh. Hindi na po pinag-uusapan, pero sa tingin ko, marami pong nakabili ho dito. Pero why is it na pinapayagan ho na mag-distribute po yung dalawang kongresista po ng hindi po otorisado, illegal na droga dito sa ating bansa? Bakit ho nila pinapayagan? Sino ba itong mga dalawang kongresistang ito, Mr. Defensor and Mr. Marcoleta? Ano bang papel nila sa pandemic na ito? Hindi naman po sila mga doktor eh. Pero pinagpipilitan nun nila. Nag-distribute pa nga ho ng ivermectin. Pero, ang masakit ho dito mga kababayan, hindi man lamang kinante ng ating gobyerno. Bagamat alam po ng ating gobyerno, illegal ang kanilang ginagawa. Ang sama talaga ho, dito sa atin, iba talaga kung meron kang protektor sa taas. Kahit mali ang ginagawa mo, protektado ka. Protektado ka talaga eh. Kaya hindi tayo umuusad ho mga kaibigan sapagkat pati mali. Ipinagtatanggol.
Ay, nako talaga naman, oh. Rufino Pablo is watching. Tataping, hindi ka nagko-comment na, ha? I miss your comments. You are very sharp and very intelligent, Mr. Rufino Pablo. Good evening, sir. Eden Pedralves, super galing ang mga Chinese sa panluloko. Di na sila napapagkakatiwalaan. Ayan na, mga kaibigan. People are talking about the Chinese. Look at what they're doing with us Filipinos at the West Philippine Sea. Sarili nating teritoryo, pinagbabawalan po tayong pumasok. Gobyerno naman na natin, walang magawa. Tinatanggap na po as law. Charlie Fry, maganda, magaling ka na ba, Charlie? Are you okay na? Naka-recover ka na ba? Ha? Gandang gabi, Tata Ben. Last year lang, kasagsagan ng pandemya, pinakontrol nila ang produksyon ng itlog ng mga local farmers para daw di maubusan ng market ang mga imported eggs. Walang yan talaga. Bakit hindi nilang kumuha sa atin? Marami pa tayong itlog, padre. Pero tignan nun ninyo. This is the department, this is the, ano eh, role po ng Department of Agriculture po ito, mga kababayan. Agri-product yan. Eggs. Kasi mag-expire na ang Sinovac. Napanis. Anong walang Pfizer? Nasa Davao lahat ng Pfizer. 7 big hospitals doon. Oh my goodness. Charlie, is this true? Pfizer? Nasa Davao? Hindi totoo na wala pang Pfizer dito. Napunta po sa Davao. Inilihim ng Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan. Wow! Eh, ganyan po talaga pagmamahal ni Duterte sa mga taga Metro Manila. Ano yan? Alak na pwedeng i-mix? Lakas, tama talaga. Mga lokong iyan. Referring to the vaccine mixing. Huh? Alam niyo pinag-uusapan. Nadinig ko kanina, tao ito ng Department of Health. Eh. Mga expert kuno. Isipin ho ninyo mga kaibigan, ang pinag-uusapan nun nila, i-mix po yung mga bakuna. Kung magkukulang po yung dosage ng Sinovac, pupunuan po ng Pfizer. Kung Pfizer po ang nagkulang, pupunuan po ng Sinovac, AstraZeneca, whatever. With all the vaccines available in the country. Kung nagkulang ang isa, pupunuan po ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sa tingin po ba ninyo, ito dapat pong pag-usapan sa harap ng mga Pilipino? Sabi nyo lang, transparency po eh. Mga loko-loko. Wala na ho kayong ibang mapag-usapan sapagkat wala na kayong ibang pagkakakitaan. Gusto nyo pagkakitaan pa muli ito? Oh? Ipahahamak ninyo ang mga taong bayan. Napakawalang hiya talaga ho. Pati mga doktor ho. Kasabuan sa panlilinlang, panluloko sa ating mga kababayan. There were doctors who were calling the shots for ivermectin, no? Mga kaibigan. Kahit alam po nila, bawal po yun. Bawal po ang distribution at sale ng ivermectin because it is not a registered product ng FDA. Bakit po yung mga doktor sumausaw din po? Jesus. And nobody has been investigated here. Pero ang laking paglabag sa batas ang kanilang ginawa. Particularmente po, pinangunahan po ng dalawang lawmaker, tagagawa ng batas, lumabas po sila ang taga salungat sa batas. Sila po ang lumalabag sa batas. Oh. Ayop naman talaga.
Wilma Zamora, kulang na lang sabihin po, yung pera nakadikit na sa mga mukha nila, kaya smuggle here, smuggle there. Alam mo ninyo mga kababayan, if you have time, mag-interview kayo, magtanong-tanong po kayo sa mga kaibigan ninyo tungkol sa nangyayari po sa Bureau of Customs sa ngayon. Ang daming kababalaghan na nangyayari dyan. Lalong-lalo na, pigil na po ang mga media men na nagko-cover dyan sa Bureau of Customs. Hindi katulad nung araw na nandyan po kami, nababantayan po namin ang galaw sa Bureau of Customs. Ngayon po, wala na. Pinagbabawalan na ho ang ibang media men na mag-cover po dyan. Maliban lamang po kung sila po ay hindi ba ingay? Ganyan ho, mga kababayan. Ganyan po sa Bureau of Customs kanya. Maniwala ko kayo, ang daming mga smuggled containers na nakakalabas po na hindi po nai-re-report. Sheila. Hello, good evening. Yeah, good evening, ma'am. Sheila. Ate Gina Nicolas Gibson. Okay? Anne Navajo. Have a blissful Tuesday night, Sir Ben. Watching here in Mindanao. God bless and more power. Sheila. How about falsification of public docs and bigamy? Anong gusto mong mangyari dito, Sheila? What do you want to find out? Ha? May nangyari na ba sa iyo? Na-falsify ka na ba? Have you been a victim of falsification of public documents or bigamy? Ha? Ha? May problema ka ba sa asawa? Annalisa Sally, good evening po, Tata Ben, and God bless po. Good evening. Marmay, maraming salamat po sa impormasyon, sir. Problemado talaga kami, sir, sa mga pulis na iyan at sa fiskal na nag-issue ng warrant na iyan. Hindi po fiskal ang mag-i-issue ng warrant. It should be the court. Padalhan mo nga ako ng warrant of arrest na ginagamit po ng mga pulis dyan. Oh? Padalhan mo ako. I'd like to see. Sino ang pumirma? The fiscal? Hindi po pwede mag-issue ng warrant of arrest ang fiscal po. Ang korte ang mag-i-issue niya. Diyos ko po, ano ba ito? Okay? Jomay, tama po kayo, Sir Ben. Talagang mapagsamantala sila sa walang mga pinag-aralan tulad sa ginagawa nila sa tatay ko. Gusto agawin ang palayan namin. Alam na po ng Department of Agrarian Reform ang bagay na ito. And I'm pretty sure they're studying the matter closely. Jomar. Charlie Fry. Mula kay Edgardo Simon, isang masugid na taga-subaybay ng BSCC. Kilala ko ito, Padre. Nagkamali LGU Quezon City na schedule ng 10 a.m. PWD, sister ko noong Sabado sa Araneta Coliseum. Ayaw nila bakunahan. Balik na lang daw 4 p.m. Seymour? Yung si Seymour, hindi ko magalaw eh. Balik na lang daw bakunahan. Balik na lang daw po 4 p.m. Nagreklamo ako dahil kasalanan naman nila. Tinignan ang cellphone ko kung totoo na in-schedule nila. Nang makita nila na sila ang nagkamali, dinelete nila yung message nila sa cellphone ko nang walang paalam sa akin. Bastos yun. Gusto ko batukan pero baka palabasin na masama akong tao. Charlie, why did you have to... Wait, bakit nagtimpi ka? Mga walang iya talaga. Sana ay makarating ito kay Mayor Joy Belmonte. Charlie,
baka hindi ka pa nakakalabas, but you can seek audience with the mayor. Sa pamagitan ng programa mo, you can also call her up. I will send you the number of Mayor Joy Belmonte kung gusto mo. Ikaw mismo ang magkwento sa kanya ng naranasan mo. This is napakasama ho nito. Dinilit. Dinilit. Pinabayaan mo pare. Wow, pambira ka naman. Eh kung ako siguro, nasuntok ko yun eh. Pero biro lang yun. I mean, kay Edgar pala ito, ano? Oo nga. Alright, anyway. Matanda na kasi yun eh. Edgar, Mr. Simon, oh, kumusta ka na dyan? Siguro kung ako ang, nagpanting ang tayong ako, hindi ko pala lampasin yan. Dinilit, I could have brought the matter immediately to the attention of the authorities at the vaccination site. Hindi tama ang kanilang ginawa. Mabuti nagtimpi si Mr. Simon. Okay? Nagtimpi si Mr. Simon. Ako hindi. Ngayon, kung si Mr. Simon, hindi makatawag, walang problema, walang programa ko ito sa BSEC eh. Sana magkaroon siya ng programa dito sa atin. So, subukan mo natin. Na-delete na. Wala na tayong pruweba eh. Dapat nung panahon na dinilit yung message, dapat nagreklamo ka na pare. Diba? Sa cellphone mo pa, tinignan, pagkatapos dinilit. Oh my goodness, that's bad. Alright? Bakit nagpaganon, padre? Mamay, God bless po, Sir Ben. Communicate ko na lang po kayo through chat. Salamat po ng marami. Ingat po palagi. Okay, mag-ingat din kayo sapagkat yung mga taong yan, halang ang kaluluwa. Okay? Hindi ko sinasabi mga pulis, halang ang kaluluwa. Pero merong nakikipagkutsaba sa masama. Yan ang pinakamasama sa lahat o. They are supposed to be defenders and protectors of the people. Pero bakit po sila ang nagpapagamit para isahan ang taong bayan? Kaya ho, ngayon po lamang ho, pinasasalamatan ko si General Guillermo Eliazar sapagkat sa kanyang panunungkulan po, alam po ba ninyong magandang nangyari ho dito, ginawa po niya. Panahon ni De Bolsinas, hindi niyo maasahan ito. Noong panahon ni De Bolsinas, sinihingi na po ng mga human rights groups, advocates. Ang listahan po ng mga biktima ng police atrocities and brutalities ho, sa drug campaign. Panahon ni De Bolsinas, ni isa ho, walang ibinigay si De Bol. Ngayon, General Eliazar had made a decision ho and has talked with the Department of Justice already. General Eliazar has allowed the release of records of at least 61 police operations that resulted in the death of drug suspects. 61 lamang po yun sa over 7,000 drug deaths ho, sa drug campaign ng Pangulong Rodrigo Duterte. 61 po, pero malaking bagay na po ito sa investigasyon na isasagawa po ng Department of Justice. Ito po ang sinabi ng Department of Justice sa ginawa po ni General Eliazar. A very significant milestone in the government's efforts to exact accountability. Quote, unquote. Yan po ang statement from the Department of Justice. Guevara revealed in June 30, 2020, last year, during the 44th UNHRC, United Nations Human Rights Commission meeting, that the DOJ
Interagency Panel was created to evaluate more than 5,600 police anti-drug operations that resulted in deaths. Sana ho sa pagtutulungan ng dalawang opisyal ng ating gobyerno, General Eleazar at Justice Secretary Bernardo Guevara, mabibigyan ng katarungan ang mga biktima ng EJK, extrajudicial killing na pinairal sa rehimen ni Mr. Duterte. Marami po ang mga naging biktima, pero magsisimula po ang investigasyon sa 61. General Eleazar, sir, mabuhay po kayo. Kung ako po sana ang masusunod, okay? Sana, pag-retire po ninyo sa November this year, kasi sabi po eh, pag-retire po kayo, 56 na po kayo nun eh. Tapos na ho ang inyong panunungkulan bilang pulis at epe ng pulisya. So by that time, you will be ready for a better and much bigger job. Siguro naman ho, pag-isipan na ninyo kung ako ang tatanungin. General Eleazar, sir, at sa ating po mga kababayan, naghahanap po kayo ng tunay na leader, tunay na may sinseridad, may kaalaman ho, at puspusan ng paglilingkod sa taong bayan. Eh sino pa bang hahanapin ho natin kung hindi si General Guillermo Eleazar for president? Ayaw po ba ninyo for president ang ating General Eleazar? Isama na ho ninyo si General Guevara, hindi si Secretary Guevara, because Secretary Guevara, alam ninyo mga kaibigan, ligid sa ating kaalaman, he is really working for justice, for katarungan para sa mga biktima, lalong-lalong na sa mga human rights victims. Maganda siguro mag-tandem talaga ito. Ano kaya? Otherwise, pwede rin po mga kababayan, ang senador, ang dalawa na ito, General Guillermo Eleazar at Secretary Bernardo Guevara. Ayan. Keep them in mind, ha? Keep them in mind. Baka sakaling maisipan po nila ang tumakbo this coming election, eh, wag natin silang kalilimutan. General Guillermo Eleazar at Secretary Guevara. Okay? Thank you very much. Ricky Tisoy, ha? Meron ka nang idadagdag sa mga paborito mong mga kandidato for 2022. Charlie Fry, dati sabi nila bawal sa senior, tapos pwede na sa senior. Dati bawal magkahalo ang dalawang bakuna, now pwede na. Niloloko tayo ng mga loko-loko, sabi ni Charlie Fry. Ay ano nga pa? Ano pa nga ba, padre? Eh tayo naman kasi nagpapaloko eh. I was listening while yung medical expert daw po eh, nagpapaliwanag tungkol dito sa vaccine mixing. Hayop, sabi ko, anong klase ito? Pag-aaralan daw ho kung pwedeng i-mix. Wow! Parang napakadali ang mag-mix. Baka mas madali ang gumawa ng bakuna mismo. Ha? Hindi ko lang nakuha yung kanyang pangalan, pero I am really wondering, napakakitit po ang pag-iisip. They consider us Filipinos bobo eh. Wala pong hindi natin ginagamit ang ating mga kukote. Nagkakamali po sila. Ito mga government officials natin, hindi ginagamit ang kanilang mga kukote. Mercy Ong, still watching. Ma'am Mercy, gandang gabi po sa inyo, sabi ni Mel Rodelio Militante. Ma'am Mercy Ong, sabi ni Mel, magandang gabi daw po sa inyo. Christopher De Vera is watching. Carl R. Gabosa is also watching.
may pamangkin dyan sa Kalayan, Cagayan, Elizabeth Paipon. Beth, gandang gabi, kumusta si tatay mo? Si Jimmy Boy, kung ako yan, Tata Ben, sabi ni Charlie Fry, naligo ng mura sa akin, mga iyan. Hindi nga natin, hindi nga tayo makapagmura dito eh. Eh kung Duterte lamang ho ako mga kaibigan, ganun daw yun eh. Hindi po naman tayo Duterte, meron tayong pinag-aralan po kahit papaano. At lumilitaw po yan sa ating broadcast. Okay? Merci Ong. Kuya Ben, pakisuyo naman po yung mga, yung sa mga social pension ng mga senior kasi po, ang four piece na kailang kuha na at saka po yung 500 na aprobahan na po ni Pidot, 700 pero 500 hindi pa rin binibigay. Sobra na po. Ayun, sobra na po. Seymour. Oh? Okay. Bakit po kaya ganun? Siguro nababalam lang po na de-delay lamang po, Mang Mercy. Antabayanan na po ninyo, ha? Alright. May kinontakt na po akong kaibigan, sabi ni Charlie Fry, na may contact kay Mayor Joy. Good. Idinulog na daw niya. Antay lang ako ng development. Good. Padre, I think that is the best, no? Magtulungan ho tayo dito. Kontakin mo na nagawa niyang i-delete. Oh. Grabe naman. Tapos walang ginawa. Jomai! Good evening! Romuel Alarcon is still watching. Romuel, magandang gabi. I read your no, ha? Mga post, tatre. Idol ko yan, si General Eleazar. Sabi ni Jomai, Sir Ben, maganda din ginawa niya. Ngayon, ginagawa niya ngayon. Tama po yun. I agree with you. 100%. Okay? Charlie Fry, I mean yung mga LGU sa Araneta Coliseum sa kaso ni Sir Edgar, puro mura abutin noon sa akin kung sipi ko ang pinakialaman. Eh ako rin eh. Dadalhin ko pa nga siya sa ano eh. Sa National Privacy Commission. At doon sila magpaliwanag. Private property yan o. Cellphone. Pakikialaman mo? Ay, nako talaga naman o. Anyway o. Alas 9:30 po ang oras po natin sa buong kapuluan. Tungkol pa rin po sa bakunang pag-uusapan natin. Ha? Tignan po ninyo ito. Napabalita po kahapon. Itong bentahan po online ng bakuna. Nabalitaan po ba ninyo yan? Ha? Online bentahan po ng bakuna. Hindi ko maintindihan kung bakit may bumibili po ng bakuna at a time when vaccines are free. Libre naman po eh, ang bakuna po ngayon. Pero bakit may bumibili pa? Siguro nga, darating yung panahon na wala nang bakuna talaga and we will have to pay sa mga hindi po nagpabakuna pa, maubusan sila ng bakuna, that will be the time when you need the vaccine. Pinaghahandaan na po talaga ito. Magaling ang utak ng mga kriminal na ito, mga kababayan. Magagaling, ano po? Pero tignan ho natin, sino ba ang mga magkakakuntsaba kung meron man pong illegal na sale ng vaccine. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Ang tanong ko lamang, sino po ang may hawak ng bakuna? Department of Health, pinabibigay po ito sa kanilang mga sangay, ha? Sa vaccination centers. And then, of course, the LGUs. Itong dalawa pa lamang naman ho, ang may tangan ho niyan eh. Kasi wala pa po yung private sector. Wala pa pong bakuna na dumarating. Pero meron silang napagkasundo na with the pharmaceuticals.
So very soon, they will be getting their own share. And that will be the only time na masasabi ho natin kasabot din po ang pribadong sector dito siguro. Pero at this point in time where the private sector is still free, hindi pa po kasabot ho dito. Dalawa lamang ho, ang pwedeng kasangkot ho dito pagmumulan ng ibebenta ng suspect sa online. Ang tanong ano nito, may nagbebenta sa online, pero kukunin po niya ang supply sa gobyerno, LGU, or the national government. In this particular case where the issue came about, Paranaque, Mandaluyong, San Juan. So identified po, identified LGU. Ang nagre-reklamo, tanong ko sa mga alkalde ng tatlong munisipyo na ito, tatlong lungsod. Tinignan na ba ninyo ang mga sarili ninyong bakuran? Imposible na merong supply yung nag-o-online kung hindi po binibigyan mula sa loob. Kasi ang may tangan ng supply nasa loob. So, Mayor Benhar Abalos, sir, sa Mandaluyong, si Ma'am Menchie, pakitignan ho ninyo ang sarili ninyong bakuran. Mr. Samora po ng San Juan, ganun din po. Mr. Bernabe ng Paranaque, ganun din po. Tignan ho ninyo ang bakuran ho ninyo. Baka hindi na po ninyo kailangan ng 50 na ahente ng NBI. Gamitin po ninyo yung 50 ahente ng NBI sa pagtugis sa mga online sharks. Ito yung mga nambibiktima ng mga kababayan nun natin na nakakuha lamang po ng pampuno sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. And yet they are victimized by unscrupulous lenders of mga kababayan. Coupled with yung mga collector po na nagbumura, nang hihiya, ginagamit po ang mga personal data ng kanilang mga customer para bagang sila po ang Diyos dito sa mundo na ito, mga kaibigan. 50 agents ang ibinigay po ng NBI po dito sa online sale ng vaccine. Para bagang napakalaking bagay na ho, napakaliit naman po sapagkat kayang-kayang imbestigahan po ng alkalde mismo eh. Tignan lamang po yung bakura niya, sino bang may hawak ng mga bakunan yan? O baka yung sarili niyang kamag-anak sapagkat maselan po ito, mga kaibigan. Maselan po ito. Gamit po ng mga Pilipino para hindi magkasakit. Dapat pagkatiwalaan mo yung ahawa ko dyan. O ngayon, lumabas po ang balita. Merong nag-o-online. Imposible makuha po ng nag-o-online yung supply galing sa direct sa pharmaceutica. May pwede ho siguro, direkta sa China ho, Sinovac. After all, eto naman po talagang negosyante ang China. Ha? Nakikipagsabuatan po sila sa mga peke din. Diba? Ganun ang China ho. Kung saan sila kikita, okay lang, walang problema. Kahit criminal ang pamamaraan. Diyos ko po. Mm-hmm. So, nagugulat lamang po ako sapagkat kaagad-agad tumugon ng NBI. Nagpadala po ng 50. Para bagang, Diyos ko po, ano ba ito? Para bagang isang krimen na napakalaking bagay na ho, mga kapitbahay. 50 agents. Ay, nako talaga. Ganon din ho yata ang ginawa dun sa 18-year-old na autistic person sa Valenzuela. Pinatay po ng polis. Ito pa ang isa ho, mga kababayan, na dapat pong ipa-imbestigan ni General Elizar. At ang salita na po
si General Eleazar na bibigyan po nila ng katarungan ang pagkamatay po ng bata. And I believe him. I believe him talaga. Oh? Oh. Yeah, NBI to investigate the killing of the 18-year-old autism sa Valenzuela. Hinila pa ho eh. Pagkatapos patayin ng pulis, hinila po po. Inilapit po dun sa tupadahan para sabihin, doon po siya nakikipagtupada, hindi nakatakbo. Alang yung buhay na ito. I hope the NBI will be able to investigate this fast enough para sabihin po ng taong bayan, justice delayed, justice denied. Okay? Sana po. Okay? Charlie, I mean yung LGU sa Araneta Coliseum sa kaso ni Edgar, puro mura abutin noon sa akin kung sipi ko ang pinakialaman. Alright. Dene, o save bed love. Sir, good evening. Watching from Catalunan Grande, Davao City. Oy, magandang gabi po. Sa baga, taga, Davao. Mel, Tata Ben. Wala naman pong problema kung i-mix nila yung bakuna. Basta sa isang kondisyon, kay Duque at Domingo unang ituro sa sentido nila. Sila nakaisip niyan, kaya sa kanila unang ituro. Sabi ko na nga ba, may laman itong suggestion ni Mel. Kay Mr. Duque at Mr. Domingo ituturok muna. Sabagat pinapayagan nila ito, nag-iisip ng ganire. Imimix po yung bakuna. Maghanap na lamang po kayo ng paraan para makagawa ng bakuna. Makagawa po ng sariling gamoto na din para hindi tayo magmumukhang parasite. Eh, ang dami pong gamot, ang mga raw materials for medicine dito sa ating bansa. Meron ho tayong paraan para makagawa din po ng bakuna. Kaya lang, bakit hindi natin ginagawa? Ay, mas siguro, mas madali hong kumita sa komisyon. Importation, ha? Ha? Mr. William Dar, sir? Ha? Mr. William Dar? Oh, importasyon ang kailangan sa ikauunlad ng bayan. Importasyon ang kailangan! Yay! Walang niya talaga. Saan ito? Kuya Ben, dito, wala pa vaccine. Ha? Si, saan ba yan? Sa Sierra Rito, si Lillian Gabriel, sa Quezon City yan. Bakit wala pang vaccine dyan? Araneta Coliseum is a big dome. Nandyan na ho yung vaccine site para sa taga Quezon City. Okay? Jose Ramos Tabifranca. Mr. Tabifranca, good evening, sir. Good evening, Sir Ben. Your honor, please. Stay safe. Take care. More power to your program. God bless. Ito si Mr. Tabifranca. Hindi pa nagko-comment, ha? Hintayin po ninyong mag-comment yan. Pero namimiss ko yung mga comment ni Mr. Rufino Pablo. Sir, ano bang nangyari sa inyo? Ha? Any problem sa health? Ha? Sana ho, lagi kayong masigla at nasa lunat. Sabi ng mga taga-Kalayan, sana po mas nasa lunat kayo araw-araw. Hindi ko na madederecho sa Ilocano yung gusto kong sabihin. Tadaal daw. Ha? Tataping. Alright. Anyway, hindi ko alam kung marunong pa si Tataping ng Ilocano. Pareho na yata ho kami. Okay. Anyway, ho. Inanonood ko rin po sa mga ano natin, ito yung mga newscasts natin sa TV kanina. Iba't ibang himpilan po ang mga pinapanood doon natin. At nagugulat po ako. Taong bayan ho ngayon, sa hindi ng init kasi ng panahon, hindi na inaalintana yung mangyayari sa kanila kung magtitipon-tipon po ng maraming tao. Oh, kahit sa pool. Yung sa pool, yung ibig sabihin, swimming pool. O kaya sa ilog. Basta
magkadikit-dikit ang tao nagsuswimming, eh lalo-lalo na kung ang tubig hindi po yung umaagos, no? Like swimming pools. Mabuti kung ilog ito at umaagos po yung tubig. Pero, ganun pa rin, kung siyempre nagsuswimming ho kayo, walang mask yan, walang face mask. At siyempre, laway dito, laway doon. Kaya ho dito sa ano, dito sa gubat sa syudad, yung first, no? Sa Caloocan po, ang dami pong nag-positive po dyan. 20. Mabuti nga, 20 po lamang ho. Pero dito sa isa, sa pool party sa Quezon City, so nagkaisang na yun. Isipin mo, 54 ho kaagad ang nakita na nagpositibo sa virus. Okay? Pati yung homeowners association president, eh siyempre kakasuhan na yun at saka yung barangay chairman sapagkat nagpabaya po sila eh. Pero una, iiyak ko yung presidente ng homeowners sapagkat wala naman po akong kinalaman nun dyan. Wala na po kinalaman. Baka hindi. Baka, nako eh talaga naman. Anyway, 54 po ang mga residente na infected po sa pool party dyan sa Quezon City. Nagkaisang na yun. No? Nangangatiwiran po sila. Sobrang init daw. Eh, sobrang init. Tayo naman oh, eh, mapagtaga, mapagtiis. Huwag ko tayong gagawa ng mas delikado. Yung bang makakapinsala sa mga kalusugan natin. Tingnan mo ninyo yun. Isipin mo ba ninyo? 54 yung nagpositibo ka agad. Di ba? Nagkahawa-hawa po kayo eh. Kasi yun din na practice social distancing. Wala nang pagitan ho sa mga tao eh. Nagsusiming. Ha? Ayun na po talaga. Meron pang isa, Bacas River. Pero hindi masyado po dito. At sa mga kababayan natin, ano po, parang awa na po ninyo. Mag-isip-isip po tayo. Itong virus na ito po, hindi pa po tayo nililisan. Nandyan pa rin, ho. Dito sa Metro Manila, National Capital Region Plus, at yung apat na probinsya po, pababa po ang trend. Pero hindi pa po yung masyadong napupuna. Nandyan pa rin po yung new COVID cases. Nandyan po. Dumadami pa rin po ang bilang. As a matter of fact, sa ngayon po 1,188,672 ang COVID cases na naitatala ng Department of Health. So anong ibig sababihin nito? Hindi naman po bumababa ito eh. Patuloy na tumataas ang bilang ng COVID cases. In some areas, bumababa na po ito. Pero hindi ko mo bumababa ang COVID cases sa isang area. Samantala na ho tayo o kaya magpakampante na lumabag na tayo sa mga health protocols. Ito ang ginawa po dyan sa pool party sa Quezon City. Nagpabaya ho sila. O anong nangyari? Nagkahawa-hawa. Oh, di ba? Nako talaga naman. Sa dito sa Caloocan, yung gubat sa syudad, no? Marami din pong nagkahawa-hawa ho dyan. Nagpakampante po kasi sila. So, ang susi po dito, eh, nasa atin din pong mga mamamayan. Kasi tayo ang pinupuntirya ng virus, eh. Hindi naman natin alam kung saan nandun yung virus. Hindi mo alam kung kaharap mo na ho yung virus. Hindi naman nagsasalita ho yun. O nakakabulong man lamang. Hindi po eh. Kaya nga kailangan matinding pag-iingat ho dito. And that should come from individual people. Tayo na ho yun. Ang gobyerno natin, gagawa ng paraan para hindi tayo, ano, para hindi tayo mahawa. Pero they cannot do that by themselves. People should cooperate with the government para makaiwas po tayo sa sakit. Tandaan po ninyo, pababa po ang trend, pero sumisirit po sa ibang mga lalawigan. Oh. Bacolod, Iloilo, Zamboanga. Oh. Sumisirit po. Cagayan Valley,
Ma'am Eden Pedralbes, classmate, kumusta ang virus dyan? Mukhang sumisirin din daw po dyan sa Cagayan, Cagayan Valley. So makikita ho ninyo mga kaibigan, hindi pa po lumilisan ang virus. Nandito po sa atin. And for how long? Hindi ko po alam kung hanggang kailan. Yung sinasabi ng ating pamahalaan, ha, na ang herd immunity will be attained by November 27 in Metro Manila. I hope that happens. Pero sana ho, wag na silang magsasalita. Pagka false hope naman ang naiparating sa ating mga kababayan. Ha? Wag naman po, wag ninyong paasahin ang taong bayan. Okay? Wag na wag na po. Good evening, Sir Ben. Ang pinopropose na ni Congressman Cayetano ay isang batas na dapat daw mabigyan ng ayuda ang bawat pamilya. Ang halaga ay 10,000 piso. Pero ang sabi naman ni Duterte, wala na raw pera ang gobyerno. Sino ba, sir? Ha? Seymour. Sino ba, sir? Ano? Ha? Pero ang sabi naman ni Duterte, wala na raw pera ang gobyerno. Sino po ba, Sir Ben, ang dapat naming paniwalaan? Si Duterte po ba o si Alan Cayetano? Nagtatanong po lamang, Sir. Huwag po kayo maniwala sa dalawa. Huwag na huwag kayo maniniwala sa kada. Sapagkat kung tudusin, wala, maraming pera po ang pamahalaan natin. We have a lot of money. Ito naman si Cayetano. Saan ka ba nakakita na ipangangalandakan mo yung panukala mo? Bakit hindi mo ipaglaban sa Kongreso? Bakit dadalhin mo dito sa media? Obviously, ang intention po ni Cayetano to get media mileage. Darating na ang 2022 election, magaling itong si Cayetano, manloko din po ng kanyang kapwa. Hindi nga nasasagot po yung kalokohan na ginawa nila dito sa SEA Games. Ha? Ino-audit po sila, hindi sila nakawin talaga naman. Mr. Cayetano, sir, obvious naman po ang inyong ginagawa sa media. Nagpapanukala ka, bakit sa media mo dinadala yan? Bakit hindi mo ipaglaban sa Kongreso? 10,000 ang gusto mo. Makakaboto ba ang taong bayan mo dyan? Ipaglaban mo sa Kongreso. Former Speaker of the House ka, bakit sa media ka nagtatalumpati? Bakit hindi sa Kongreso? Obvious ang iyong layunin. Hindi po makatulong sa taong bayan ang ginagawa ni Mr. Cayetano. At hindi po pwede na sabihin ni Mr. Duterte na tayo sa Pilipinas ay wala ng pera sapagkat meron tayong pera. Mr. Tabi Franca, ano sa tingin mo? Ito si Mr. Cayetano, masyado magaling ito eh. Pero ang kanyang kagalingan ay parang matching. Ha? dito sa media, ipinangangalandakan ng kanyang panama. Paano papasayan? Bakit? Ang taong bayan ba ang bumubuo ng Kongreso? House of Representatives? He should know that. Alam po niya, dapat yan. Oh? House Speaker po siya dati. At saka tagal na nito. Ano kaalam batas po niya? Bakit po hindi niya maisulong? Mahinang klase pala ito. Gusto niya maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 10,000 pondo lamang para sa taong bayan. Hindi niya maisulong. Hindi niya maipaglaban. Mahinang klase ho ito, mga kaibigan. Huwag ho kayo magtitiwala sa ganito mga tao. Ha? Obvious po ang kanyang intensyon sa pagbibigay sa media ang kanyang panukalang batas na ito to get media mileage for his own political ambition. Nakakahiya ho talaga ito, mga kaibigan. Nakakahiya.
sapagkat hindi naman bubobo ang mga Pilipino. Sorry sa mga kapanalig ho ni Mr. Cayetano, pero I don't see any good reason why yung kanyang bill of 10,000 pesos for every individual ay mangyayari. Unang-una ho, 10,000 bawat individual. Paano mangyayari yan, Mr. Cayetano? O? 10,000 piso, pero ang sabi naman ni Duterte, ano, mabigyan ng ayuda ng bawat pamilya. For every family pala. Okay, for every family. 10,000 pesos. E ilang pamilya? Ang Pilipino. Ang Pilipinas, o. Ilan? E kano kalaking pera yan? 10,000? E yung 1,000 nga lamang ho, hindi kaya? In other words, ho, mga kaibigan, ano ba itong sinasabi nito ni Cayetano, ho? Doable ba? Doable? Possible? So, ang ibig sabihin lamang po niya, nagpapanukala ng batas na hindi mangyayari, pero medyo mileage sa kanya. Bakit? Kunwari ho, nagmamalasakit sa taong bayan. Pero, ang nasa likod sa kanyang isipan, political victory na niya yun. Yan ho, eh kung ang taong bayan ay malalansin niya. Ay hindi eh, nag-iisip na po tayo eh. Nag-iisip na po tayo. Corruption ho yan eh. Oh, SEA Games po, ang daming matatandan po ba niyo yung cauldron? Ha? Ah, malaking kaldero ang tawag po ni Mr. Frank Drilon. Ha? Ah, binadjetan po ni Mr. Tolentino ng 50 million pesos. Gagastos tayo ng 50 million pesos para sa isang malaking kaldero na susunugin lamang, ho? Oh. Ha? Pagsusunugan? Ay, Diyos ko naman, ho. Oh. Yan, ho, si Tolentino, ho. Oh. Kala ho ninyo, magaling. Magaling sumipsip. Magaling pong. Parang si Johnny Enrile, ho, yun, mga kaibigan. Kinaibigan po niya lahat ang mga pangulo na naging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Every president, nandyan po si Mr. Enrile. O, ganun din po si Mr. Cayetano. Yan ang gusto niya mangyari. O. Di ba? Ay, nako talaga. Mel Rodelio Militante Tatabin. Wait nyo na lang ang pag-file ko ng kandidatura sa Commission o Commission on Election. Gagawan ako ng campaign jingle ni Sir Charlie. Charlie, totoo ba ito? Ayan, oh, kinompromiso ka na ni Mel. Gagawan mo raw ng jingle itong si Mel. E ako naman eh, sang-ayon dyan. Sapagkat malaki, magaling gumawa ng jingle itong si Charlie Fry. O yung mga politiko, kung gusto ninyong magpagawa ng jingle, ha? Mag-isip-isip na po kayo, merong tagagawa ng jingle para sa inyo. Galing po dito sa BSCC, Broadstream Cast Communicators in the person of Charlie Fry. Okay? Alalahanin niyan, magaling ho ito. Magaling na gumawa ng jingle at may pruweba na po. Okay? Alright. Charlie, ha? Komisyon ko. Ayun ako. Itong aking tagatawa eh, hindi na, wala na ho yata ang boses. So, itong PA ko. Wala na ang boses. Kasi kasama kong magpaano ito eh. Nagpabakuna ho. Siyang tinamaan ng side effects. Hindi po makatayo talaga eh. Ha? Nanginginig daw po ang kanyang kalamnan. Sumasakit ang kanyang kasuhan. Nilalagnat po siya. Sumasakit ang ulo. Hindi po makakain. Yan po ang bisa ng bakuna na itinurog sa kanya. AstraZeneca din po. Ayan. Pero si Tata Ben, ala naman po, awa ng Diyos. Hindi ko pinagmamalaki. Pero wala pong effect sa akin na katulad po ng naranasan ng aking PA. Ayan. Okay? So, siya po eh talagang hindi po makabangon eh. Ha 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 ha
Ay, nako talaga. Aha. All right. Ang alam po ba ninyo ang sinasabi sa akin? Amen. Nung pumunta tayo dun sa ano, sa bakunahan, wala akong sakit. Kaya tayo nagpunta doon para hindi tayo dadapuan ng sakit. Eh bakit ngayon? Nabakunahan lang, nagkasakit na ako. Para alang niya talaga. Eh anong may sasagot ko dyan? Pero ang sabi ng mga eksperto sa medisina, any of the vaccines naman na available in the Philippines, meron pong kanya-kanya na effect, side effect. Maliban lamang po kung adverse effect. May iba po yun. Pero ito namang naranasan po ng PA natin, eh, mild lang naman po ito. Yung bang, si Chincha Bustin, eh, nagpabakuna din po ito eh. Oh, sabi niya, bakit po ako nagkasakit? Nagpabakuna lang ako. Nagkasakit. O, diba? Wag ko kayong mag-alala. Ibig sabihin, yung bakuna na itinurok sa inyo, mabisa talaga yan. Mabisa talaga yan. Ha? Kung walang bisa yan, hindi kayo magkakasakit. Pero, tandaan nun ninyo, kung nagpabakuna na ako kayo, kahit first dose pa lang, ho, chances are na hindi na po kayo magkakasakit ng malala. Okay? Yung severe or critical, nandyan na po yan. Okay? Yan ang unang bisa ng bakuna. First dose pa lang, ho. Hindi po sinasabi na hindi po kayo magkaroon ng virus muli kung nabakunahan na po kayo. Ang bentahe po ninyo over the others who have not been vaccinated, simple lang, hindi na po kayo magkakaroon ng severe ailment or critical. Alam naman po ninyo mga kabayan, pagka-severe o critical ang sitwasyon po ninyo at nasa ICU na kayo. Bawat araw, ha? Mahigit 100,000 piso ang gastos ninyo. Can you imagine that? Masyadong mabigato ang gastusin po sa hospital. Kaya kung ako po sa inyo, kumonsulta na po kayo sa mga doktor po ninyo, alamin po ninyo kung anong bakuna ang nararapat po para sa inyo. At kapag ka sinabi po niya, get the medicine available, kung ano po yung available, total, yan naman po eh, pasado na po sa FDA, kahit may problema pa ng kaunti, ang mahalaga, eh, hindi naman po siguro ituturok ng ating pamahalan sa atin kung meron pang issue. So, yung kasabihan, get the vaccine that is available, pupwede na po sa atin. I was ready to take Sinovac, ho, kung wala po sigurong pinagpilian, ho, dun sa vaccine site. Okay? I was ready already. Sinabi ko na, sinapubliko na po na, ang decision ko because it was the advice of my private doctor. So, I was ready to take the Sinovac vaccine. Ang swerte ko po, meron pong pinagpilian at itinuro po ng doktor na tumitingin sa akin sa vaccine site. Ito na ho ang gamitin natin, Mr. Pipon, for you. Ay, salamat po. AstraZeneca, edi okay. So, natuloy po. Ako naman, walang side effect ang vaccine na ginamit po sa akin. Itong PA po natin, medyo inamaan po ng lagnat, sakit ng kasukasuhan, hindi po makakain pa. Ha? Eh, tuwa-tuwa naman po ako sapagkat, ay naku, Panginoon ko po, ano ba ito kinakain po niya? Dalawang itlog ho. Naubos na yung dalawa, meron pang tatlo na natitira. O, ayan po, pagkain po niya sa loob po ng isang araw. Kuya Ben,
Good night na po. See you tomorrow po. God be with you always. And Madam, merci Ong. Thank you very much. At Eve M. Ramos watching. Good night na po. Papaalam na po tayo. Gina Nicolas Gibson. What about? June Bonasal is watching. Good evening po. Broadstream Cast Communicators, Lillian Gabriel. Good evening. Mel Tataben, nag-email sa akin si Yusek Martinbinyo regarding sa complaint ko sa DSWD SAP. Ipinorward na niya sa regional director ng DILG for further investigation. Sabi sa iyo eh, gagawa niya ng paraan yan, Padre. Oh, maniwala ka kay Sir Dinyo. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, Please today, Tuesday, May 25 na po. Grabe no, May 25. Ha? Ang bilis po ng panahon. Okay? So, bukas po muli, magkita-kita po tayo. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Pero meron po tayong alas 3 hanggang alas 4 sa Radyo Pilipino bukas. Oh? Alas 3 hanggang alas 4, Pulsong Pinoy. Okay? Sana panoorin din po ninyo ang programa ko natin bukas. And of course, ang programa po natin ngayon, sa pamagitan ni Sir Charlie, tra-transfer na po sa YouTube. Dito na po ninyo, i-like and share. And then, i-subscribe sa YouTube po natin kung mamarapatin po ninyo. Ha? And then, meron po akong meron akong YouTube channel na personal na po, Ben Paipon po. YouTube channel Ben Paipon. Nandiyan yung ginawa ko pong video, paano magiging announcer. Gusto ba ninyo magiging announcer? Susunod po natin, video will be about writing the news or yung pagsusulat na po. Marami po kayo matututunan o dyan at magaganda ho. And then, marami pa pong mga naka-line up na kapakipakinabang para sa inyo sa ating YouTube channel. Ben Paipon po. Dalawin nyo ninyo at sana ho, isubscribe din po ninyo. Okay? Pati na po yung ating programa dito ha. Sa makikita po yung programa ho natin, sa BSCC, Broadstream Cast Communicators, YouTube channel po ng Broadstream Cast Communicators, itong programa po natin. Dito po ninyo i-subscribe. Ha? Okay, thank you very much. Tata Ben Paipon here, say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to them. Good night, Mel. Good night, Lillian. Mentor ko, Tata Ben, sabi ni Lillian Gabriel. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.